To start our webinar number 4, ay again, welcome po namin ang lahat ng mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa webinar na ito. Ang kampanya namin ay mag-educate ng mga kapatiran when it comes sa music. Kung ito ay may direct connection sa relasyon natin sa Panginoon at ito ba ay makakapuri sa Panginoon at ano-ano mga awitin. Ang layunin po namin ay matapos ang 7 na webinar para mas equip tayong lahat at makatanggap kayo tayo ng certificate na completion ng basic level 1 music seminar na ito. Huwag po kayong malungkot kung kayo ay hindi nakaka-attend sa nakaraan dahil makikita niyo po yun sa FB group. Panoorin niyo po siya, tapos sagot po kayo ng evaluation form. Hola, kayo ay mabibigyan ng certificate ni Sherry. Sa Sherry. Okay, sa lahat lang po ng nagsasagot sa evaluation form, makakatanggap po ng certificate. At kung sino po yung makatapos ng 7 webinar, sila hindi po yung makakatanggap ng certificate of completion. So, sabi ko nga po kanina, kahit hindi po kayo regular na kasama, pero pinanonood nyo siya sa FB group o sa YouTube, ay may kukonsider po kayo na mabigyan ng certificate of completion. Pero hindi lang po basta tatanggapin nyo yun. Kasi po, isa po dun ay talagang, pwede, di ba, meron talagang praktiko, may talagang sila mismo kaya na nilang i-determine, i-categorize kung anong makanta nito. Kumbaga talagang hindi lang mabigyan ka. We wanted to equip ang ating mga kapatiran. No? So, I'm waiting na makakonect. Hindi ka pa po ba connected, Sister Aloja? Waiting room. Okay. To start, let us bow our heads our prayer. Dahil lahat tayo manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, dakila na nasa langit, kay aming sinasamba't pinupuri bilang manlalang, tagapagligtas, nagmamay-ari na ang mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa maghapon, buong isang linggo na pagpapala, pag-iingat, pagkalinga sa amin. Dakilang Diyos, malapit po kami sa inyo sa oras na ito, na ang banal na espiritu ang manasa sa mga puso at isipan ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, karunungan, magmula po sa inyo upang ang seminar po na ito, na webinar, ay amin pong maintindihan, maunawaan, matanin sa amin puso at isipan upang sa ikalalago ng aming pananampalataya at relasyon ko sa inyo anak na si Jesus. Nawa, Panginoon, maging instrumento kami na mas marami pong kapatid na ma-educate po sa tama pong awitin, mga awit na papuri po sa inyo habang naghihintay kami sa pagbabalik ng anak ni Jesus. Patawad po Diyos sa mga pagkukulang at pagkakasala sa dakilang pangalan ng ayon pa ng Jesus. Again, good evening! And our floor, ito na po ay ready na. Ibigay na po natin kay Kuya Sir Dante Oblimar. Okay, once more, good evening po muli mga kapatid and thank you. Mayroon tayong mga nakita rito na regularly na nakaka-attend. At for tonight po, ang ating plano ay magkakaroon tayo ng evaluation ng mga sample songs na kung nagpadala kayo o baka naman meron kayong inihanda dyan. Ngayon po, yung ating ginawang
Evaluation form ay ito po ay nakabase doon sa mga pinag-aralan natin. Ano? So ang ginawa ko ay gumawa ko ng checklist at ito ay ipa-flash ko later. At titignan natin yung mga points isa-isa. Tapos bago natin pakinggan yung unang awit. At tignan natin kung ito ba ay pasado in a certain requirement o ito ba ay hindi pasado. So, ang atin pong pag-evaluate ay hindi dahil sa yun yung gusto natin, ano ho? Hindi. Kasi ako may gusto akong awit. Gusto ko yung mga opera, gusto ko yung mga oratorio, yung mga gano'n, ano? Yung iba naman sa inyo, gusto nyo yung mga gospel music. Yung iba gusto naman ay meditation music. So, iba-iba ang gusto nating music, ano? Kasi may kanya-kanya tayong gusto at saka taste. Pero pag-evaluate natin sa gagamitin nating music sa worship ay hindi yung gusto lang natin, ah? Kung hindi kung ano yung nilalagay ng ating general conference na bilang philosophy ng ating church. So tonight nagprepare ako ng tatlong evaluation. Una yung evaluation for sacred music or religious music based sa guidelines ng 2004 at 1972. Tapos, merong para sa secular music. Kung meron tayong secular music, paano natin malalaman? Based pa rin doon. At yung evangelism. Kasi may mga nagtatanong sa akin lagi, paano na pag-evangelism? Ano ang mga ano? So, yung mga hindi naka-attend, so, sa ating mga discussion, makakasabay naman kayo. But it's nice always to go back to the videos para mapakinggan ninyo. Okay, so I want to share with you yung ating evaluation form. No? Okay, nakita ba natin ng lahat ang ating evaluation form? So, takalakihan natin. So, gumawa ko nito. Later, may kopya kayo. Ay papabibigyan namin kayo ng kopya para magamit ninyo sa inyong pag-evaluate din, ano, sa inyong church or sa personal ninyong mga music. Okay, so nilagay ko dito ito ay song and music evaluation, sacred or religious music for worship based on 2004-1972 music guidelines from the General Conference of SDA. So for example, anong title ng kanta, tapos sinong composer, arranger, sino ang nag-perform. Okay? So unang-una, tignan natin ulit, balikan natin yung lyrics. Titignan natin muna yung lyrics. Kasi bago natin, kung ang lyrics ay hindi maganda, edi right away, hindi natin kailangang gamitin pa, di ba? Yung balance na hindi siya masyadong emotional, yung association, ang ibig sabihin ay hindi mukhang secular, okay, or hindi mukhang pang-entertainment. Yung compatibility, yung music niya at saka yung words niya, magkaparehas ba? Ibig sabihin ba ay kapag ito ay meditation, meditation ba yung kanta ay ang music? O ito ba ay masaya? Ito ba ay masaya din yung music? Dapat compatible sila, no? Compatible. Kasi without the lyrics, may message din yung music, no? Kaya nga yung mga background sa movies, wala naman siyang lyrics. Pero pag tumutunog siya, meron siyang sinasabing mensahe, meron siyang atmosphere, meron siyang kino-convey na message. So kahit walang lyrics yan, ay yung word, ay yung music, merong message na yan. So yung message ba ng music at saka yung message ng words or lyrics ay compatible. Oh, ngayon, no, pinag-atin yung melody. Ano ibang magandang melody? Sabi dito ay creative at quality melodies, no? Harmony, dapat artistic, interesting, tapos hindi gumagamit ng masyadong maraming mga broken chords, no? Ayan. Yung rhythm, dapat hindi nag-overpower sa melody at harmony. Hindi malakas ang rhythm ng music. Accompaniment, dapat hindi na overpower ng accompaniment yung message.
amplification, dapat hindi masyadong malakas na natatalo na yung dahil yung instrumental, ang daming instrument, ang daming vocal na amplified na lalong lumakas pa. Kung may kumakanta naman, dapat ay hindi sentimental, hindi breathing, hindi suggestive. Oh, yan. At ang performance ay hindi entertainment, hindi show. No? Ang visual presentation dapat ay hindi nakasenter sa tao, hindi masyadong maraming movement na parang inappropriate gestures or yung pananamit, no? Ay kasama din 'yon sa consideration natin pagdating sa evaluation. Okay. So, meron ba tayo Brother Alex na unang titignan na music? Papakinggan, meron ba tayong nag-submit na unahin nating pakinggan at tignan natin. Unang muna, titignan natin yung lyrics. Nandun po sa GC. Okay. Ah, may nagpadala yung may isang lyrics, ano? Sige nga. I-ano natin. Ito po. Okay, I love. Sige nga, pakinggan natin yung habang may lyrics din ba siya dyan? Meron po. Okay, so pakinggan natin. Okay, thank you. Thank you for sharing, brother. Okay, tignan natin, mga kapatid. Ang ating ini-evaluate, ito bang kanta na narinig natin ay pwedeng kantahin natin, ano? Pwede natin kantahin din sa ating worship. Pakitingnan natin, yung lyrics ba, sa palagay pa ninyo ay tama naman. Tama ba ang lyrics? Ito ba ay according to the biblical theology? Kailangan po tayong magkaroon ng discussion dito. Kailangan po kayong mag Brother Alex, siguro dapat mag-unmute ng sino ang pwedeng gustong sumagot. Okay. I-unmute ko po ang mga magtataas ng kamay. Yun, magtaas po kayo ng kamay. Magtaas po ng kamay, i-unmute po namin kayo to be part ng discussion. Okay, so lyrics po na may na... May napansin ba kayo sa lyrics na hindi according to sa biblical theology? Any comment? Para masanay tayong tumingin ng ano. Okay. Pagbigyan po natin si Kuya Edward Lauren. Okay. Brother Edward, anong masasabi mo doon sa lyrics? Ito ba ay biblical? Tingnan natin muna. Biblical ba? Actually, may pahapyaw na ano po yung 100% yung para sa akin. Ano yung nakita mong hindi tama? Parang ano siya, love song eh. Ah, hindi yung lyrics ha, yung lyrics muna ha. Sa lyrics, nandoon naman yung ano to, yung word na Jesus, pero diverting siya sa ano, sa feeling ng isang tao. Oh, yung lyrics parang sinasabi mo na ano no, parang hindi parang hindi, kasi yung awit ay parang testimony niya no, kung ano siya sa buhay niya. Okay, siguro yung biblical para namang okay naman yon. Yung words ba ay good lyrics ba yan? Creative, rich in content, maganda bang pagka-compose ng lyrics? May positive ba, reflect ng moral values? Maganda naman, no? Maganda ang ganda naman, pero hindi siya 100% sa akin. Parang nasa range lang ng hanggang 80% to 85%. Oh, so sinasabi mo na yung parang hindi siya good lyrics for worship. So kung ibig sabihin, kung ikaw ang pipili, kung ikaw ang gagawa, makita mo tong music ito, hindi mo to, hindi mo siya papakanta sa worship nyo. Yun ang ibig sabihin. Sa pagka sa mga ano, yung mga divine worship, hindi siguro, pero sa ibang program like AY, yan, pwede naman siya. Kasi, basta yung lyrics lang pinag-usapan natin, ha, muna.
Okay. Okay, Okay, pinost so ko po yung lyrics po doon sa chat room, ha? nasa chat room. Okay, sa tama. Opo. Okay, sige. Meron pa ba tayong isa na gustong magsalita tungkol sa lyrics? Sabi ni brother, na parang hindi masyadong very good ang lyrics. Pero pwede na, o pwede na daw yung lyrics. Okay? Wala namang masama. Meron pa bang gustong magsalita? At least dalawa na ideas tungkol sa lyrics? May nagtataas ba ng kamay? Wala? Okay, meron po ba? Meron si Brother Voltaire at saka si Mary Joy. Okay, Okay, sige. sumulit ko na po Pista. kayo. Lyrics lang tayo, ha? Lyrics. Lyrics pa lang po. Okay, yung lyrics niya kasi, yun nga sabi din ng kapatid kanina, no? Parang sa ina-utter mo sa isang tao. Ah, okay. Parang social, ano, na yung mga words na yan ay parang gagamitin mo sa mga tao sa opposite ano mo. Oh. Hindi siya parang hindi siya parang kung sa Diyos eh parang hindi maganda na ganyan lang ang gagamitin na words na mga terms. Oh, Kumbaga yun, like tama. mga sunshine, 'di ba? Sabi, you are the sunshine of my life. So parang ganun sa tao siya, yung love sa tao, hindi siya sa love sa Panginoon. Oh, okay. So Ganun. parang nakita ninyo na dapat yung mga lyrics pag ina-address pa natin tungkol sa Panginoon, mas higher pa doon, no? Mas magaganda pa yung content, no? Hindi Mas yung hindi lang yung parang common lang sinasabi mo lang sa kapwa mo. Okay, very good. So Thank you. yes. So, kumbaga sa Diyos, sa maski nga sa kapwa mo na yung talagang mahal na mahal mo, hindi ka basta. Nag-iisip ka pa ng magandang words, di ba, na sasabihin. Kung sa Okay. tao rin, ha, talagang sasabihin mo pa ng mas malalalim na terms. Ganun. Eh, how much more ang God, di ba? So, ngayon, yung sinasabi niya dito ay parang hindi naman siya in love. Yung sinasabi kasing in love, very common yan sa atin, in love, na in love ka. So parang feeling lang siya. Parang naandun Okay. lang sa kategoryang feeling. Okay, thank you. Okay, very good. Very good points. See, yung isa pa, para at least yung mga nakakarinig, nakita ninyo, no, paano tayo magtingin. Kasi nga, sabi na nga sa atin, dapat daw we exercise a high degree of discrimination. Talagang pipiliin mo na parang kulang nga. Ganon. Maganda yan, maganda yan. Next, Kuya isa Dan, pa. meron ditong comment. Sabi Okay. dito ni NPUC Sarah Prudente, I think the lyrics is good because I believe the composer is just expressing his her experience with Jesus. Ah, okay. Hindi tayo nagbabase sa expression ng composer. Hindi tayo nagbabase sa sinabi lang niya yung feeling niya. But yung principle ay galing sa general conference. Dapat daw mas mataas ka sa doon. Sabi dito ay rich in content. So, kahit na sinabi lang niya ay hindi basta lang sabi natin na maganda na. Maganda sa level na yon, pero hindi siya maganda according to the principle na guidelines. Tama po ba? Oo, hindi tayo nakadepende sa plano ng composer. Kung hindi ang ini-evaluate natin, yung ginawa niya ay ayon ba dito sa guidelines sa sinabi ng General Conference? Hindi dahil sa ano yung purpose ng composer. Kung hindi i-analyze natin yung lyrics na nagawa niya, ay maganda siya according to the guidelines, hindi according sa kanya. Tama? Nakuha ba yun, sister, yung nasa ano, nag-comment? Oo. Siyempre, gawa niya yan eh. Maganda yan. Lahat yan maganda kasi gawa niya, in-express niya. But we are judging it according to the guidelines ng General Conference. So, nakita natin yung mga nagsabi kanina,
Maganda ang ginawa niya, pero hindi, mas may maganda pa kung titignan mo yung lyrics ito sa principle ng criteria ng ating general conference. Okay, si sister yung isa kanina. Okay, meron pa po Jean Papelario. Sabi niya, it does not praise the Lord sa kanya pong assessment. Okay. Tapos kay Sharon De Los Reyes, it is more on personal emotions too and feelings for the meaning is shallow. Oh, yun. Maganda yun ah. Kaya nga, no, very shallow lang. Kaya sinasabi din kanila ni Brother Voltaire tsaka ni Laurel, kung ni Brother Edward, kung sa Panginoon, parang may kulang. Dapat may mas maganda pa. Okay, good. Let's go to the balance. Balance ba yung ano, emotion, intellectual, spiritual, at emotion? Balance ba? Okay naman? Sa palagay nyo, may spiritual ano ba ang dating? Nung kinakanta niya, parang balance ba? May nakakapag-isip ka, may naramdaman mo, tapos merong spiritual atmosphere. Parang Opo. Meron. Okay ba? Parang ganito ba siya? Inaawit nung composer na ang pagmamahal ba natin kay Jesus Christ ay talagang pagmamahal kung paano natin minamahal ang asawa, kapatid, kaibigan, kamag-anak, nanay, tatay. Kasi kailangan siguro magkaroon ng understanding doon. Kasi kunyari, dinedicate ko itong kanta sa Panginoon na mahal ko siya. Na parang pagmamahal ko sa asawa ko, sa nanay ko, sa niligaw. Parang ganun ba yung level na gawin yung kanta? Ah, okay. Ngayon, 'di ba yung love natin may iba-iba, no? Merong love sa tao, merong love sa Diyos, tama? May love sa brothers. Tama? Sa kapatid. So, yung love nung sa Panginoon, higher yun, di ba? So, pagka-higher yung pag-ibig na yun, hindi katulad yun yung pag-ibig lang ng paan mo mahalin yung asawa mo. Mas mataas yun, di ba? Kasi God yun eh. Kaya nga may iba't ibang love. No? May tatlo ba yung love natin? Yung, ano nga, nakalimutan ko na yan, ano? Yung love sa Panginoon, ang tawag, love sa isang mag-asawa, mag-sweetheart, at love sa brotherly love. So, dahil doon sa mga pag-ibig na yon, doon ka rin babase kung anong mga gagamitin mo. Kaya nga sa mga sa common nung araw, ano, pag sa Old English, ang tinatawag sa pag sa God, thou. Ah, pag sa tao, you. Ano? Thou. Ibig sabihin, mas mataas yung Panginoon. So, gagamit ka ng mga words na pang King of Kings, pang Lord of Lords. Parang katulad, pumunta ka sa Malacanang, kausap mo si Presidente Bongbong Marcos, ang pakikipag-usap mo sa kanya at pag-address mo ka sa kanya, hindi katulad ng pag-address mo sa asawa mo. Sa kanya talaga may punong-puno pa ng paggalang. Ano, no? May paggalang ka rin sa asawa, may paggalang ka sa kapatid mo, pero iba na naman yung level nung kasi nakakataas sa'yo, you are under this leader or ng God. So, yung love mo sa iba't ibang kategory na yan, mapupunuan mo yan ng mga salita na naaangkop doon sa sino ba yung binibigyan mo ng love na yun. No? So, ang nangyari diyan nga, parang very common, parang ay parang common lang. Parang yung love no sa asawa lang o love lang sa friend. Pag ang God ang gusto mong pagsabihan ng love, although he is our friend, he is our brother, but don't forget also that he is God. So dapat meron pa ring touch ng di ba? Katulad ng teacher and student relationship. Ang teacher tsaka student, magkaibigan yan, pwedeng magkabarkada, pero hindi pwedeng mawala yung pagka-teacher niya.
yung paggalang mo as a teacher, nandun pa rin yun, ibang level, hindi totally parang brother lang or parang friend lang, ganun yun eh. Yun yun. Okay, thank you, Reda. Eh, si Kuya Voltaire, meron din pong ibabahagi. Yes, yung kanina kasi na comment, no, sabi niya yung kasi expression daw nung ano composer. Mahirap kasi i-measure yung nasa mind, no? At saka yung nararamdaman ng tao. So, yun, we cannot base on that. Ang mag-base lang natin kung ano yung nakasulat. Ganun. And dun sa nga sa balance na dinidiscuss ni Sir Dante, paano ba sasabihin mo yung Diyos, ano, at saka yung sa tao? Halimbawa, kakantahin natin, I love you, Lord. Love din yan, di ba? And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Sabihan mo ba yan sa nililigawan mo? Di ba? O sa asawa mo, sa pinakamahal mo. Ganun ba yung love na i-express mo sa kanya? Di ba? Eh, hindi kasi pang Diyos yun eh, yung ganun expression, di ba? Pag sinabi mo yun sa asawa mo, ano ba ako? Diyos ba ako? Di ba? O. Pagka ganun yung expression. So, actually, madi-define natin yan. Makikita naman natin. Kahit na actually gumagamit tayo ng yung isang song ay gumagamit ng common words din, pero yung pagkaka-construct, makikita mo na ina-utter niya, no, binibigay niya sa merong paggalang sa Panginoon. So, I love you, Lord. I love you, Lord. Eh, sinasabi din naman natin sa iba na I love you, di ba? Pero dahil sumunod, and I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice, di ba? So, makikita natin na para sa Diyos talaga yon na binibigay. Ganon. So, kahit na may mga common words, ay depende pa rin sa paggamit. Thank you. Okay. Meron pa bang sa magsasabi? Okay, association. Nung marinig niyo yung kanta, hindi ba mukhang, hindi ba kahawig ng secular program o secular song? O meron ba kayong parang secular yan? Parang, what makes it secular? Paano nagbukang secular? O, meron bang ganon? May nagtaas ng kamay po kaya dahil. O sige, sabihin natin, anong nakita nila? Just to mute, unmute, Sister Mary Joy. Ano po, parang napapasayaw ka sa music, background. Oo, parang napapasayaw ka. Parang nag-cha-cha-cha. Na-na-na-na. Okay? So parang associated siya sa parang isang dance, ano? Oo. So anong gagawin natin? Kunyari maganda yung lyrics, tapos maganda naman ang balance, pero parang sayaw. E di pag kinanta ninyo, e di wag niyong parang sayawin, ano? Kung magagawa. Pero kung hindi magagawa, ay hindi, wag na. Okay, meron pa ba? Meron pa ba ang gustong magtanong o magsalita? Ito po. Sister Hannah Patalingon. Hello po. Ay, na-chat ko po na yung song is like humanistic level only and not spiritually elevating. It invokes more on erotic kind of love and not agape. Yun po. Oh, okay. Thank you. Okay. O, yun nga pala, agape love, ano? Okay. Okay. All right. Okay. Na yung compatible. Compatible ba yung lyrics tsaka music? Hindi, kanina, no? Kasi sabi na napapasayaw. Meron ba gusto magsabi na compatible ba yung music at saka yung lyrics na sinasabi? Compatible? Hindi. Okay. Meron pong nagtasa kamay si Sharon. Sharon. Good evening, sir. Actually, it is not.
Because first, the song, it sounds like love songs. So for compatibility, I guess it sounds really a love song, like secular music, but not really on spiritual, like that we can use in the church. Yeah, okay. Very good. Okay, yung melody. How's the melody? Thank you, Sharon. Sister Sharon. Melody, okay ba? Maganda naman ang melody? Parang may kahawig siyang kanta. La 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 la. Parang gano'n, no? Give them all. Parang yun eh. Parang narinig. Parang ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Parang ganyan. May kahawig ni melody. Oh, Sister Sharon, may sasabihin ka pa? Okay, melody. Walang magsasabi to kasi melody. Eh, hindi naman magagamit na, no? Sige, analyze natin. Harmony. Oh, hindi naman masyadong maraming broken chords, ano? Okay, ang rhythm? Oh, nagko-complement ba ang rhythm? Oh, malakas masyado ang rhythm? Sa tingin nyo? Sister Maria Ana Patalinghog. Sige po, magamit po kayo, sister. Parang yung rhythm, sir, meron kong maririnig na parang mapapasayaw ka nga. Diba? Oh, no? Ganun. So, hindi siya nagko-complement, ano? Opo. Ang accompaniment, okay bang accompaniment? Mas nabibigyan ba ng attention ang lyrics o yung accompaniment parang mas dominating yung accompaniment? Okay, nagtaas po ng kamay si Sharon. Unmute. Okay, sir. Actually, sir, earlier, I said like the song sounds, yeah, just like Give Them All. However, there is also an example of How I Love Jesus, sir, right? Because He First Loved Me. That song actually is to praise God, for He loves us first. And you can see the respect and the glory to His name. But this song really sounds secular because when it comes to the accompaniment, it's more on the sounds alone to give, you know, the rhythm. So for me, it's people more focus on the accompaniment, yes, than to understand the message of the song. Okay, thank you. Sister Sharon, taga saan ka, Sister Sharon? Ano, wala na si Sister Sharon. No, I'm here, sir. I'm from Dasmaji Church. I was also a student before in AUP. Oh, Dasma. Okay. Thank you. Thank you for joining us. Amplification. Are the instrument excess ba ang amplification ng instrument and vocal? Is it excessive? Oh, yung iba. What do you think? Yung iba. Tulong naman kayo sa amin mag-analyze. Kayo ang mga judges ngayon. Kayo ang mga music committee ngayon. Yes, sir. Sir, the amplification is excessive, sabi po ni Sister Sharon de los Reyes. Oh, excessive. Parang may drum, sabi ni Jean Opelario. Oo. So, okay. Sabi rin po dito, kapares ng give them all to Jesus. Give them all, give them all. Halos may ano nga po. Sir Voltaire, pagbigyan natin. Yes, Sir Voltaire. Yes, actually, maganda yung music at saka yung ano niya, yung balance, lahat. Kung para sa club. Para sa club, maganda. No? Maganda yung instrument, talagang mag-i-enjoy ka. Ano, kung sa club, kung nasa club ka, ganun. Kasi enjoyment eh, relax ka lang. You don't need to think. You don't need to, ano, kasi sa mga club, sa mga, ano, relax-relax lang. So, parang ganun. Oh. So, yung mga love song. Eh, kaya yung music niya, actually, perfect na perfect yun. Kung love song yun. Ganun. Okay.
vocal treatment, yung mga singers nila. O parang nga ano no, nightclub performer, sabi ni si Brother Voltaire, performance. So hindi masyadong parang hindi naman naka-center kay Christ. Visual presentation. Visual presentation hindi naman excessive. No? Okay. So at least nakita natin ng lahat 'yan. Sino ang magsasabi na pwede nating kantahin? Parang hindi ano. Ah, sa mga comment. Agree ba kayo na kantahin natin ito sa worship? Oh, comment naman kayo kung ayaw niyo magsalita, eh mag-chat na lang kayo. Sabihin niyo, wag na. No, Annabel. Agree sa AY. Okay. Sa AY. Okay. So, sa AY, sir, mas less divine. Ganun po ba yun? Magkaiba ba ang AY? Nabawasan na ba ang worship sa AY tsaka sa umaga? Ma'am Geriza, nabawasan na ba ang buhay ang AY natin? Ah, ito magandang sabi ni Ma'am Jean Opilario. Pag medyo malabo, wag na lang awitin. O, tama. Hindi po sa worship, whole worship of Sabbath. O, hindi na daw. Para, kasi para sa youth. Oh, okay. Ah, oh, sige, dapat pala may seminar tayo sa youth naman. Ano ang music ng youth? Okay, mayroon pong nag-raise ng hand si Juvie Francisco. Okay, Juvie. It's your time. Yan po. Yung comment ko lang po doon sa pwede sa AY ay ang sacredness po ng Sabbath ay 24 hours. Kaya yung AY worship, hour of worship, ay walang pagkakaiba. Amen. Amen. Tama po yun. Kasi daw gusto ng mga youth may konting twist na hindi masyadong bored sila. Sino po ba ang susundin natin? Ang youth o yung ating guidelines? Eh kung sinunod natin ang youth, ay di hindi tayo high discrimination, ah, Sister Geriza. Ah, be careful ha, kasi may guidelines tayo. Yung youth, yung AY po natin, hindi po yan nagbabago. Sabat pa rin yan. Ah, so yung sacredness ng Sabat, ay kung sasabihin natin na, kasi mga kabataan, ay baka naman one day, makabataan eh, hindi nyo na mapigilan. Ayan, ang dapat po sundin ay ang guidelines. Ayan. Awitin na lang sa banquet ng kabataan. Ah, may banquet pala mga kabataan. Okay. Alright. Oh, next po. Meron na tayong at least na practice ang ating pag-iisip. Paano tayo mag-evaluate nung kanta based on the sacred. Wala po tayong pinagbabasihan niya na gusto natin. Kung hindi, dinitingnan natin yung principles at criteria no, na ano. I-improve pa natin ito later, but for today, itinitingnan natin anong paano ito makakatulong sa atin. Okay, meron ba tayong next song? Ah, ito po, merong pinadala itong may nagpadala sa akin ng kanta. Ano po ang masasabi nyo doon sa awit na, ayan, tingnan nyo sa chat. Kung ang mundo, ayan. Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan. Ito yung kini-question ng ating nagpadala. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Ay, tama ba yun itong lyrics na ito, mga kapatid? Any comment? Tingnan nyo nga kung kinakanta natin ito sa churches natin, sa mga crusade, sa mga appeal song. Ay, tingnan natin kung ito ay tama ba yung lyrics?
Sino ang gusto mag-umpisa? Ah, sister, sino nagpadala nito? Sino nagpadala nga nito? Si Padala po niyan ay si... Si Nori. Nori ba ito? Si Nori Malapitan. Ayan. Oh, yeah. Okay, meron po nag-ano po dito, sabi niya, ay sa crusade pwede raw. Oh, sa crusade pwede. At teka, hindi mo natin titingnan kung pwede o hindi pwede. Chine-check po natin yung lyrics, tama ba? Apo, lyrics. Yung lyrics po muna mga kapatid. Tama ba yung koro po? Tama ba yung koro? Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Ibig sabihin pala, ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende sa pakiramdam natin. Tama ba yan? Tama ba yun? Hindi ba ang pag-ibig ng Panginoon ay nandyan na, whether you like it or not? Si Sharon, take pa natin si Sharon. Sharon, your time. Sir, actually, that song is common for the crusade. But however, upon listening tonight, I also figured out the lyrics. Actually, hold on. Nawala ka, Sharon. Nawala. Okay, sir, hold on. Okay, sir, actually, I realized this tonight, like, that song is more on emotion. Like, we're telling them that God's love is about our feelings. So, when we cannot feel it, there is no salvation. Correct, tama. Yeah, no? It is some kind so straightforward. However, the message is not about what we are teaching in biblical principle. That the belief and our righteousness are not based on emotion or feelings. Right? Correct. So it means that if they just cannot feel it, they cannot be saved. Yeah. Pag hindi mo naramdaman, no? Hindi mo maano. But I think the chorus is the problematic one. The stanza one is good. Stanza two is magtama naman ang mga sinasabi. Yung chorus lang talaga ang mali dito. Hindi tama, no? Sige nga yung iba. Thank you very much, Sharon. Very good. Yung iba, nakita niyo ba yung point ni Sister Sharon? Sabi dito ni Sister Carmelita Lamac, Jerisa Hanipin, sa crusade, inaawit naman sa crusade for appeal song. Carmelita Lamac, masaklap na kanta. Maria Ana Patalinghug, I think it is another term for faith. It invokes obedience. Kay Sarah, the lyrics, di mo makamtan ang kanyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Ano ibig sabihin ng another term of faith? Another term of faith. I think it's another term of faith. Okay, Voltaire Oblimar. Join. Yung ano, sa nakikita ko dyan, yung lyrics na yan, ano ba yung nadarama, parang what I can see ay hindi ko siya nakikita ang we can just really translate it as a feeling. So parang ang gustong sabihin ng concept o ng statement ay yung experience. Parang kung wala kang experience sa Panginoon, hindi mo nadarama, di ba? If you don't feel, meaning you don't have the presence of God, no? Hindi natin nararanasan yung presence ng Panginoon. Parang yun yung nakikita ko dito na ibig sabihin o gustong sabihin nung gumawa, ano? Ay hindi mo makakamtan ang pag-ibig niya, kasi nga kung hindi mo na-experience ang Panginoon ay hindi mo ma-experience yung kanyang pag-ibig. Yung nadarama, I don't
see it as parang sinasabi niya na kailangan ma-feel mo. Parang ganun. So dapat yun yung pagkakatingin ko sa kanya. So ano no, very ano yung ano misleading yung lyrics no. Kasi pag sinabi mong hindi mo na darama ang palad ng Diyos Ama, hindi naman siya ano din. Ano ba siya? Hindi ba siya yung ano nga ba yung imagery? Imagery ba yan? May ibig sabihin ba yon? Although, parang sinasabi ni Brother Voltaire na maari ang ibig sabihin nga ay ganon. Pero hindi naman yun ang sinasabi na ano eh. Hindi kasi imagery naman eh. Kaya dad? Yeah. Yes, yes. Tayo ba kapag may isang lyrics na kagaya ng ganito, hindi natin kailangan na alamin kung ano ang objective or ano ang purpose ng singer, di ba? Nagbe-base lang tayo kung ano yung lyrics na ginawa mo. Correct. Tama yun. Tama yun. Tapos, pag nalaman na natin na ganito yung lyrics, nakikita natin na hindi talaga mag-aakma. Kasi hindi na natin tatanungin sila eh. Ano nga ba? Di ba usually, explain mo nga yung ibig mong sabihin. Correct, correct, correct. So, hindi na natin dapat, hindi na natin kailangan. Ano yun? Kasi i-communicate ito pa yung ano na ito, composer. Nandali lang. Ano ba purpose mo? Para saan ba yan? Sino ba? Di ba? Pero siguro, pag nakita natin na ganito na, yun ang basihan na natin kung ano na nakita natin, di ba? Oo. Okay, meron dito. Maria Patalinhog, pagbigyan po natin. Sandali lang ha, dagdagan ko yung kay Alex. Tama yung ginawa, yung sinabi kasi ni Voltaire, parang karoon siya ng interpretation ano, na maaring gano'n. Ano. But let us remember, na tama rin yung sinabi nga ni Sir Brother Alex, kung ano yung nakalagay dyan, yun yung message eh. Walang inner meaning, kumbaga depende lang kung literary ano, may parang sinasabi, 'di ba, you're an apple of my eye, may mga meaning yun eh, may mga standard meaning yun ano, precisely. Oh, pero dito wala, hindi yan ginagamit sa literature, no? O sa literary arts yung nadarama ang palad ng Diyos Ama, hindi eh, wala yan eh. Kaya clearly parang hindi siya pasok. Parang feeling yung pinapalabas niya. So, anyway, ang gumawa naman ito, hindi naman Adventist eh. Hindi gumawa ang Adventist niyan. Yan ang kinakantayan nung mga nauso yung mga papuri-papuri song siguro, no? So, ang recommendation nga natin dyan ay dahil nga misleading siya, ay kung papalitan natin yung lyrics na yan, eh mabuti pa, gumawa na lang tayo ng bagong kanta. Okay. Copy. Okay, Miss Anna Patalinghug. Okay. Yes po, ayan. Noon na rin kasi parang dahil nga nasanay tayo na kinakantayan sa mga crusades. So ang naisip ko yung pag ang ini-invoke niya is pagka tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, saka mo siya mararamdaman. Di ba? Parang nagaano siya ng obedience. Mag-obey ka sa Panginoon, tumanggap ka sa Kanya. Parang yun ang dating sa akin. Pero since ngayon, sa ating close na pag-check, sabi ko nga, ay hindi nga. Ano, tama nga si Sir Dante na ano siya, misleading siya. Thank you po. Eh kung babaguhin natin yung doktrina na yan, papaano? Hanggang di mo tinatanggap ang pag-ibig ng Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang regalo niya. Ang walang hanggang buhay na regalo niya. Hanggang di mo, kasi hindi na darama eh, kundi dapat talaga tanggapin mo, di ba, ang pag-ibig ng Ama. Kasi ang pag-ibig ng Ama nandiyan na. Ready na yan. Tatanggapin mo na lang, di ba, ino-offer sa iyo yung pag-ibig na yan. Ngayon, magkakaroon ka ng walang hanggang pag-ibig pag tinanggap mo siya. At saka nga ito pala, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Di ba, kahit
Dahil, di ba kahit na ang dami namang hindi sumusunod sa Panginoon, pero mahal ng Panginoon, ang mahal ng ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Kahit masama ka, kahit hindi mo tanggapin si Panginoon, ay makakamtan mo ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Tama? Tama ba yun? Tama ba ako? Ang pag-ibig ng Panginoon na binibigay niya sa atin, sa mabuti at masama, parehas lang. Tama? Walang hanggan ang binibigay niyang pag-ibig sa atin. Tama? Ah, teka. O, sige. Okay. Kuya, meron na... Basahin ko muna dito yung mga nasa comment bago natin pagbigyan si Kuya Polter. Sige. Sabi dito, kaya mag-ingat po talaga tayo dahil kadalasan ngayon sa feelings na lang nagbabase ang karamihan by Sir Joey Francisco. During crusade at serenading, the best na awit na yan kasi pang-touch yan sa heart ng mga interest. Okay? Masyado nakakakonsensya po yung song at yung koro po ay nagko-contradict po siya sa sinasabi sa Bible na minahal na tayo ng Panginoon umpisa pa lang dahil kung ganun nga yung sinasabi ng song ay hindi pala dapat nagpakamatay, hindi po nagpakamatay si Jesus ha, para iligtas tayo sa kasalanan. Okay. Sabi po ni Kuya Cham Chua, palad ng Diyos Ama meaning God is in control. Aha. Okay. Okay, sabi ni Kuya Cham yan. Sabi ni Jean Popelario, tama po. Rodelin MC Palay, opo, lahat ay iniibig ng Diyos. Pagbigyan natin si Kuya Bolter. Yes, no, katulad yung nabanggit mo kanina na kagaya nung ginawa natin sa unang kanta, we don't really, ano, hindi naman natin may measure yung gusto ng composer. But what I did kanina sa unang kanta is how I understand. So parang ganun din. So how I understand the song or the lyrics na yun nga, may mga meaning doon behind dun sa lyrics. But I'm not saying na we should or we should not, no. That's why kaya ginagawa natin 'to. So tama 'yon, we can identify kung may mga words na kumbaga pwedeng gamitin o hindi na talaga dapat gamitin o yung principle ay mali talaga para sa atin. But sometimes we can evaluate din kung paano natin siya naunawaan. So kung naunawaan natin katulad noon, ang naunawaan natin siya na parang tama naman siya, no? So kinakanta natin. So ngayon kung if we will decide in ourselves na siya ay mali talaga, then it's up to us, no? So talagang dapat na hindi siya gamitin. Thank you. Okay, Miss Sister Maria Ana, unmute. Yes, Sister Ana. Opo. Yun nga po, sir, kasi I agree with Sir Oblimar na ang pag-ibig ng Diyos walang sukat. Si Satanas nga eh, hanggang ngayon. Diba, galing naman sa Panginoon ng buhay eh. Pati nga yung buhay ni Satanas, galing sa Panginoon. Pero mo binigyan sa Satanas ng 4,000 years. Hindi lang 4,000 years kasi hindi pa natin alam kung gaano kalahaba din yung panahon nung nasa langit siya at saka bago siya ibagsak dito sa lupa, di ba? Ngayon, sakalang siya kinlosan ng probation nung namatay si Jesus Christ sa cross, di ba? So tayo, mga tao, talagang mahal tayo ng Panginoon kahit nung tayo ay mga kaaway pa niya eh, namatay na siya para sa atin. Yan lang po. Thank you. Okay, gusto kong tanungin si Brother Cham Chua. Paki-explain nga yung palad ng Diyos Ama, meaning God is in control and in connection to the lyrics. Okay ba yun, lyrics, with that understanding na yung palad ng Diyos Ama ay God is in control? Nandiyan pa ba si Brother Cham 2? Apo, nandiyan po si Kuya Cham.
Kecha, huwag kang magtago. Maganda itong ginagawa natin kasi natututo tayong mag-isip, tama? Okay. Habang inintay natin si Kecha, ito rin siguro ang isipin din natin. Baka yung composer, yung limitation ng kanyang words and grammars. Mm. Posible kaya yung Kuya Dan. Yung limitation niya na I can't unmute. Ay, ka lang yan. Mute po kita, Kuya Champ. Mahalagang mapainggan po ang iyong nasan si Kuya Champ. Oh, kailangan natin ng mga ideas para lahat tayo, no? Hindi lang tayo tatanggap, kundi ano tayo. Sabi nga, mag-raise ka po ng hands. Mag-raise ka po ng hands. Mag-raise ka po ng hands, Kuya Champ. Wala pa. Si Lovejoy Diwa ang nagre-raise ng Area 2, si LC. Kuya Cham, okay na po. Okay. Maganda hindi pala Pilipino pala tayo dito. I actually Dulputol, Dulputol siya. Putol. Okay. I will explain it as a chat. Sige po kay Cham. Okay. Sige, i-chat na lang, i-chat. Tama. Sige kay Cham, i-chat na lang po kung sa tingin na mahirap ang signal. Okay. Si Lovejoy Diwa. Lovejoy. Sige po, Lovejoy. Ask to unmute. Go. Hello, good evening po. I agree po dun sa sinabi kanina nung una ni Sir Voltaire na yung pagdating dun sa word na panic or yung ibang term. Kasi diba, pag gumagawa ng tula, diba usually ang song ay galing siya sa tula. Parang katula siyang ginawa. So, pagdating sa language, parang gumamit siya ng mga matayutay na salita. Yung figures of speech. Hindi yung actual na kung ano yung word, ayun talaga yung meaning. So yun po, karamihan, di ba, ganun pag gumagawa ng tula, tapos ilalagyan ng music. So sa tingin ko, wala namang dun sa, walang namang mas masama dun sa lyrics na ginamit dun sa song na yun. Kasi ano siya, yun nga yung base sa God is in control, yung experience niya na Diyos na hanggat hindi mo mga nararamdaman, hindi mo natatanggap ang Diyos, hindi mo naman talaga mararamdaman ang ano niya, di ba? Yung ganun. Sa language, sa music at paglapat ng tunog. So ang ibig mong sabihin, ang lumalabas na ibig sabihin niyan, hanggang hindi mo naiintindihan o tinatanggap ang Diyos Ama bilang in control, hindi mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Tama ba yun? Yun ang ibig mong sabihin. Pwedeng ganun kaya, Dan? Oo. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama. Ay, yun. Hindi mo makakamtan. Kanyari nga, ako na nakikinig ako ngayon. Hindi naman ako Adventist, hindi ko pa alam ang Panginoon, hindi ko alam ang Biblia, hindi ko alam ang pero ang sinabi mo sa akin, hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, hindi kaya ako ma-mislead doon? Na hindi, kasi kayo na nandito, alam nyo na yung lalim ng Biblia. Tama. Alam nyo na yun, maari nga, ang ibig sabihin ng palad ng Diyos Ama ay God is in control. Pero ako na umaten ng crusade, na hindi ko nga alam kung ano nga yung pag-ibig ng Diyos na yan. Hindi ko pa naintindihan yan, hindi ko pa na-experience yan. Tapos sasabihin mo sa akin, hanggang di mo na darama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. So parang, paano ko maramdaman? O, di ba?
Oh, kasi pang crusade ito eh. The point here, kaya tayo nag-aaral dito, ay we have to really find materials na yung mensahe ay clearly, clearly na binibigay natin. Lalo na dyan sa mga hindi pa Adventist na yan. Ano? Be careful, kasi malay mo, ang dumating sa kanila, yun pala, no? Kailangan maramdaman. Ano? Baka, ano, but of course, we are praying na hindi naman. So, but because we're in music, nasa sa inyo yan kung gagamitin nyo yan o hindi, ano? Pero kaya natin pinag-aaralan yan, kung maintindihan ng mga membro nyo yan, eh di mas mabuti nga, ano? Ha? Ito, paano yung ano, hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, ay di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Tama ba yun? Hindi mo makakamtan ang pag-ibig ng Diyos pag hindi mo nabatid ang patungo sa langit? Kasi di ba yung kontekstong ating... Di ba, hindi naman tayo basta blind by line din, Kuya Dan, di ba? Mm-hmm. Yung mismong context nung isang, ano na yan, isang awit. Yung poro na yan. Kasi kung blind by line, lagi nag-iiba ang meaning. Hindi. Kaya sabi dito, lyrics eh. Sabi, pag sinabing lyrics, talagang rich in content and good composition, ganun-ganun ba, di ba? Sound biblical theology. Ibig sabihin, talagang ano mo yung linya-linya kung talagang yan ay sound biblical theology. Okay. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit. Anong ibig ba sabihin ng hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit? Para hindi nyo po nalalaman kung paano mapapunta daan sa langit. So, hanggat hindi mo po nalalaman ang daan papunta sa langit, hindi mo nalalaman, hindi ka talaga mapunta doon. Hindi mo makakamtan ang kanyang pag-ibig? Yes, kasi yun ang point ng kanta. Hindi, sa Bible. So, ang sa Bible gusto, ba yun? Ang gusto, I think, gustong iparating ng composer na hanggat hindi mo pinayagan ang Diyos na i-control ka, okay, hindi mo mararanasan, hindi mo akantan ang walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin yan, kung hindi mo tinanggap ang Diyos na siya yung control sa iyo, ang mangyayari, yung pag-ibig niya, hindi mo mararanasan eh. Tapos, hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, sino ba ang daan? Ano yung pinupoint ng awitin? Si Jesus. Si Kristo. Mm-hmm. Diba? Ngayon, hindi mo makakantan ang kanyang pag-ibig. Kasi pag hindi mo natagpuan si Jesus, hindi mo nga makakamtan ang kanyang pag-ibig. Pero based dito sa awitin kasi, hindi, yun nga po eh, depende nga po kung paano niya kinilala si Jesus Christ ng mga awit na to. Pero sabi nga po dito sa isa pong ano, si Sister Maria Patalino, since non-SDE po ang composer, I bet his RCC kasi nakakasalamin sa lyrics ang mindset niya. So, hindi siya, kumbaga yun niya po eh. Maganda yung, sa basis sa awitin niya, hindi nga natin alam kung paano niya kinilala ang Diyos eh. Kasi iba yung ating pagkakilala sa Trinity nila eh. Aha. Diba po? Correct, correct. So, maraming factor. Ngayon, ang isa siguro sa, sabi rin ni Juby, title na ano, Jean Opelario, baka mali ang word na makamtan. And ito naman kay LPU si Sara Prudente, meron pang dalawang kanta, Home and One Day at a Time. Ang salitang di makakamtan, dapat di mararamdaman ang pag-ibig niya. Ang salitang di makakamtan, dapat di mararamdaman ang pag-ibig niya. Sabi po ni Paratahan Church, At least na maraming idea, no? Oo. Para kasi ito. Conditional ang pag-ibig ng Panginoon eh. Sabi ni Jean Opelario. Oo, parang okay. Conditional. May nagtaas po ng kamay. Pagyan natin si Maria Ana Patalinog. Siya po yung nauna. Tapos si Sharon then Voltaire. Yes. Eh, yung asawa ko kasi nandito. Meron din daw po siya sasabihin.
Magtaiba kami. Sige po. Yeah. Magandang gabi po sa lahat. Yes po. Sa tingin ko po niyan, kasi ang awitin ay iniuugnay natin sa sound doctrine natin. Katulad ng sa Biblia, ang Biblia, binabasa mo ito ayon sa context niya. Mukha, halimbawa, yung sa gawa Jesus kay Pedro, nagsabi doon, tumayo ka at pumatay. Diba? Sabi ni Pedro ay, hindi po ako kumakain ng anumang kamalapal. Kung babasahin mo ayon doon sa verse ng ngayon at puputulin mo doon, magiging tama na nilinis na ng Diyos ang mga hayop na ito na karumaldumal. The same with the music. Titingnan mo siya sa kabuuhan. Sa kabuuhan. From the start ng first paragraph hanggang doon sa second and then doon sa chorus. So paano niya dinideliver yung awitin para mapagtanto niya doon sa koro na yung kabuuhan ng awitin niya ay napapaloob doon. Di po ba? So kailangan nating idaan din sa hermeneutics ang pag-aaral ng music terms doon sa mga sumusulat. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung kanilang salubin kung kanilang sinusulat yon. Pero sa kanilang saganang sa kanila, ito yung inihahandog nila sa Diyos ng buong buo. Yun ang kanilang pagkakaunawa. Lamang po. And po. Salamat po. Kala ko si Dr. Tam ang nagsasalita eh. Sino yung nagsasalita? Kasama po ni Sister Maria Ana. Ah, okay, wag lang natin kalimutan ano, mga kapatid. We are not basing our pag-check natin doon sa mga composers. Kung hindi yung biblical theology, nagko-correspond ba ito sa sound biblical theology? Kung sa palagay ninyo ito ay theologically correct, hindi pasok siya, no? Wag, pag sinabi kasi natin yung composer, ginawa niya yung composer, hindi natin alam yon. Ang dito po nakalagay sa guidelines ng SDA, the General Conference, hindi sinabing, wala pong sinasabi dito na yung paano pagawa ng composer, anong ginawa ng composer. Ang ginawa po dito ay, they correspond with sound biblical theology. Okay, pag binasa niyo yung koro na ito, meron ba siyang nagko-correspond ba siya sa biblical truth? Kung nag-correspond siya biblical truth, pwede. Kapag hindi siya nag-correspond sa biblical truth, hindi pwede. Okay. Ito po ha, very clear, nakalagay sa principle natin number one, sa last part, and they correspond with sound biblical theology. Kasi dito nakalagay, good lyrics are creative. Yan na yung ginawa ng composer. Rich in content. Yan na yung ginawa ng composer. Merong mga dalutdot, may mga ano no, may mga imagery, and of good composition. They focus on passage. Tama naman. They educate and at pero yung last po, they correspond. Ibig sabihin, kahawig siya ng Biblia. Kahawig siya ng Biblia. Kahawig po ba ng Biblia ang sinasabi doon sa chorus? Kahawig po ng Biblia? Wala nang sumagot. Sagot po. Si Sharon. May nagtask po ng... Si Sharon. Sharon ba? Hindi daw. Sabi ni Michelle Estomago at saka ni NPC Sara Prudente, no. Hindi daw siya aral ng Biblia. Okay, so ayan, maganda no. So may nakita sa atin na parang hindi siya Biblia, iba naman. Tama nga Kuya Dan, no? Nagbabase lang tayo kung ano ang present sa lyrics. Yes, yes. Kapag nakita na natin na hindi biblical founded yung kanta, hindi na siguro
laliman pa natin na hindi, alamin natin, ito talaga ang meaning niyan. Oo, intindihin pa, tama, di ba? Para lang matanggap natin. Correct, kasi, correct. Unang-una, hindi nga na, during that time na kinocompose niya yan, hindi natin alam kung ang experience niya eh. Kaya nga hindi tayo, di ba, binabase kung ano experience nung composer. Correct. Kung ano yung finished product niya. Mm-hmm. Kasi yun ang magbibigay ng yung result nun eh. Malalaman mo kung para sa Panginoon o hindi. Ganun lang yun eh. Hindi na siguro natin isipin na hindi, laliman pa natin. Ito yung meaning niya eh. Tayo ang gumagawa ng way na para matanggap siya. Hmm. Correct. Basta kung pagka parang nag kasi I let you ano no discuss. Ang ganda nga ng mga ideas ng iba eh, na palalim ng isipan. Pero okay, at the end of it, maganda yung mga sinasabi niyo, mga parang na-analyze niyo na ganun-ganun, ay ito na, may corresponding truth ba siya sa Bible? Yung pagkasabi. Kasi mensahe yan eh. Sermon yan eh. Baga, yung pastor, nag-sermon siya. Sabi niya, ganito, ganito, ganito. Pag sinabi niya na, pag hindi niyo naramdaman, sinabi niya yon. Yung bang pagsabi niya yon ay biblical? Nasa Bible ba yon? Pag hindi, tatanungin mo pa, pastor, parang hindi ko naintindihan yung sinabi mo na ganito dapat. O i-explain niya, ah, ang ibig ko sabihin yon, ganito, ganon, 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 ganon. Pero nga, dahil nga kanta, in isang ano, wala nang time mag-explain. Kaya kung hindi siya biblically sound, ay wag na natin. Diba? Okay, Dan, meron po nag-raise ng hand. Okay pa lang, ha? Okay. Sino po ito? Si Sharon, tsaka si Sharon. Okay, Sharon. Sir, good evening po. Actually, sa song po, no, since it's Tagalog naman, madali naman talaga siyang maintindihan. Minsan kasi, even the song is very clear, we put also our own interpretation. However, in the song po talaga, no, for biblical perspective, the lyrics are good. However, pagdating po talaga sa chorus, it's very questionable. First po, hanggang di mo nadarama, which God said, come unto me, di ba? All you. So, hindi naman sinabi na maramdaman mo muna bago ka pumunta sa akin, no? Then, pangalawa, nakalagay po rito na di mo makakamtan, which God said, I am the way, the truth, and the life. So, it contradicts actually the biblical principles pagdating na sa mga lyrics po, no? Very tragic actually, na parang hanggang di mo nababatid. So, anong klaseng ways naman patungo sa langit? Ano ba yung mga ways para maligtas tayo? So, very unclear din naman. Ang ganda nung song, pero at the end of the song, hindi mo mababatid. Eh. Anong klaseng mababatid niya kapag nagbasa ka ng Bible? Anong may ways pa rin siya, di ba? Na parang it's so unclear how to reach God and how to understand His love and His salvation. Kasi nga parang Tagalog na nga siya, pero ang ganda ng mga lyrics. However, hindi mo pa rin siya maunawaan because you just have to feel it. Para ang tanong kasi sa secular world po kasi, it's more on really feelings and emotion. Kaya nga umiiyak sila, sumasaya, o tumatalon. Pero sa perspective po talaga ng Bible, it is not really about the feelings. It's about the experience na when you accepted Jesus Christ. Tapos yung last pa, di mo makakamtan. So sobrang tragic, no? So ano ba yung ways para makamtan mo? Samantala sabi ng Panginoon, God's love to all, for God to love the world that He sent. So ibig sabihin dun pa lang sa umpisa, nandun na agad yung love, yung foundation ng pag-ibig niya. No, walang condition. Wala pong condition. Says God's love is there for us. What we have to do is to accept Him. Pero po dito, ang dami pang ways. Kailangan malaman mo yung mga paraan patungo sa langit. Sino ba yung paraan? Ano yung mga ways para maramdaman mo yung pag-ibig niya? So very, ano po, no, questionable. However, it's really unbiblical. Kasi it contradicts the Bible. Yung una po, wala namang problema. Yung mga first, second, and third. Pero pagdating sa chorus po talaga, ang dami pa rin tanong na parang ang dali naman pala ng pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, sabi mo nga, sir, kayo, sabi ng mga pastor, come unto me, di ba? Kahit sino ka. Pero dito sa song, sa chorus pa lang,
Hindi mo pala dapat pang gawin, 'di ba? You have to give up everything, yet you have to find ways to be, to find that way to heaven. The question is, where to find that ways in the song? So yun po yung very unbiblical. Thank you po. Thank you. Kaya Voltaire, maraming ideas, ganda. Voltaire. Yes, hindi, kasi yung tanong, yung sasabihin ko sana kaso nasabi, na ano, i-re-emphasize ko na lang siguro. Yung yun nga, ngayon wala tuloy sa isip ko. Yung ang isang siguro naging problema, no, isa, actually kahit hindi naman, kahit Adventist yun yung composer, no. Ito kasi, for example ito, hindi Adventist yung composer. Kaya medyo siguro sa unang tingin ano, sa unang ano natin, halimbawa ako sa unang tingin ko, parang madali ko lang siya na i-relate na tama siya, ganun. Doon sa napasok siya sa katotohanan ano. Pero nga dahil nga hindi siya Adventist composer, doon pagka nilaliman na natin yung ating understanding, doon natin makikita yung ano pala, no, yung hindi siya, kumbaga yung composer, yung pagkakagawa niya, makikita natin na hindi ganoon parehas yung direction o ganung kalalim sa truth ng Seventh-day Adventist. So hindi lang rin naman kahit hindi Adventist, kahit mga Adventist composer ngayon, yung mga kanta nga na kinakanta sa atin sa church, ay yun. So kailangan talaga din natin tingnan kung ganun ka tama, kasi mukhang tama lang sa unang tingin natin. Pero kapag talagang inano natin, tiningnan natin, in-evaluate natin, ay misleading pala. Misleading pa. So, yun. We have to be careful. Kung, kasi ang inaano ko dyan, mahalaga kasi yung composer, no? Kasi pag ako nag-interpret ako ng song, sa, halimbawa, sa choir, iniisip ko, ano bang gustong sabihin ng composer dito? Bakit yung sinabi niya? Bakit ganito yung music? Bakit ganito? Ano bang gusto niyang, ano? Kasi yung composer, kung naiintindihan mo yung composer, mas madali mo siyang ma-interpret. Pero that is only interpretation. Ang first question, kumbaga, tama ba yung ini-interpret mo para ma-interpret mo ng tama. So, I commend, no, yung ginagawa natin na ano, mas maging malalim pa tayo, mas maging keen pa sa pag, lalo na sa lyrics. Thank you. Thank you. Meron po. Sir Mary Joy. Sir Mary Joy. Raise your hand. Sir. Raise your hands niya again. Sir Mary Joy. You, unmute. Okay. So, narinig na po ako? Apo, rinig ka na. Bali po, sa akin po, clear yun po na hindi po kailangan na natin tatahin yung ano. Minsan na napaawitin po namin sa kusay po yung kanta na yan. Yung clear na po na sa 7th Adventist, hindi makakasin sa kanta kasi di ba ang nagsibak po yan, di ba po ang kanyang faith, no? Hello po, sister? Kali po ay yung kanta na yan, hindi na po natin yung kakatahin niya, papaawin. Base sa atin na discover ngayon sa atin na pag-usapan ng topic natin, yung song nila. Kaya dan, ano po? Pwede na paawit.
dalawang kanta na to. Oo. At least alam na natin kung ano ang magiging basis natin. Opo, opo. Ngayon ganito po yan, ano, sa mga churches natin, ang pinaka-safe, kung kunyari, hindi clear yung, ito kunyari, parang hindi pa clear sa iba o hindi kayo sure. Ang pinaka-safe pag hindi kayo sure is don't use it. Tama? Para hindi ka na ano, pero kung sure ka naman, na okay lang, edi gamitin mo. Pero kung hindi ka sure tama ba o mali ba o I mean not tama o mali, maganda bang gamitin o ano, for me kasi kapag hindi ako sure sa biblical theology, ay hindi ko nang muna gagamitin. Okay. Si Cham, meron na siyang explanation dito. Baka makatulong. Basahin ko po. Cham. Yes, God's love is conditional sa mga hindi naniniwala at nagmamahal sa Kanya. God gives us choices. God is in control of your life if you give it to Him. Pag close ang puso mo, hindi mo talaga makamtan ang pag-ibig niya. Oh, any comment on that? Dapat maganda, explain pa ni Cham eh. Opo. Basahin ko muna kuya Danto ah. Ang salitang, nabasa ko na yan. Para kasing conditional, no? Hindi. Hindi po talaga siya nag-correspond sa Bible. Principles, not feelings, at mapanganib po i-justify ang mali para maging tama. Kapag ang mali ay gusto pa rin nating itama, wala tayong pagkaiba sa mga bulaang propeta. Okay. Kaya naalala ko lang, nung nasa choir din ako, may different ano to. Kunyari, kanta, nag-join kami sa Et Al. Okay. Et Al. Kinanta namin, pinag-aaralan namin ang Let It Be. Okay. Then I realized lately lang, sabi ko parang mali yata ang meaning ng message nung kawiting. Kasi when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Mm-mm. Speaking words of wisdom, let it be. And in the hour of darkness, she is standing there right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Sabi ko, bakit nga pala kinakanta namin to sa choir to join Adventist choir. Adventist choir. Jo-join kami sa Mads et al. Ito yung lyrics. Correct. Sabi ko, ano ba ang point? Para lang yung mailip mo yung voices, yung quality ng voice, pero not accepting, by not understanding yung meaning ng lyric. Di ba parang ganun din to? Correct. Yeah. No? Inaawit natin sa church, kaya nga po, ginajustify natin. Dapat ang objective ni pala tayo, pag nabasa natin na talagang hindi siya based, biblical based, stop na natin. Pag hindi tayo sure kung ano, actually. Dapat maging ganun ang pamantayan talaga natin. Kasi kung lahat ng kanta, bibigyan tayo ng pagkakataon na i-analyze, magbe-base tayo kung sa gusto natin eh. Correct. Bagamat may guidelines, eh kung sana lahat base sa guidelines ang magiging basihan. So, aside from dito, so dalawang kanta na yon na sa tingin po natin mga kapatid, base sa principles and criteria, most likely, may pumapasa naman, di ba, Kuya Dan? Oo naman. So, pumapasa siya eh. Pero out of 10, ilan po ba yung ano mo? Numbering 12 kanina. 12. 1 to 12.
okay lang ba kahit 7 out of 12, okay na, tanggapin na natin? Kasi, okay. Ano ba yun? Ang magigaran tayo talaga na matinding reviewer yan. Oh. Kaya nga, sige, go ahead, go ahead. Sa lahat ng narito, i-download nyo po ito, itong copy na evaluation, kayo mismo, then, ang gawin natin, pag pinalik nyo sa amin, ikakategorize na namin, alamin namin kilan na pumasas, kilan ang failed, not applicable. Ganun ang gagawin natin. Ngayon, kung lalabas doon kasi kung tas maglagay din kayo ng remarks. Oo, dalawa pa lang kaya. Ipapa-analyze natin sila ng mga few several songs, yes, para ma-practice nila actually. Opo. Oo. So actually ganito 'yan, ano? Sabi mo kasi Brother Alex, kunyari mayroong pito, okay, ay ano. Ganito 'yan. Ang pinaka-importante talaga yung lyrics, pagka biblically sound, okay. Eh paano hindi balance yung music? So pag ginawa mo, hindi balance mo. Tama? Pag kinanta niyo sa church, i-balance niyo. Oh. Tapos yung accompaniment niya malakas, di hinaan niyo. Yung accompaniment niya parang masyadong malakas yung rhythm, hindi pag kayo ang pinatugtog sa yung piano niyo, huwag niyo ipa-emphasize yung malalakas na rhythm. Ipatago niyo yung rhythm, tama? Yung harmony, masyadong marami na, mababawasan niyo yung harmony. Katulad yung may kantang ano eh, yung may daming slur na Jesus. Jesus, gather lantern everybody. Jesus. Ang ginagawa ko doon, hindi gamitin Jesus, kundi Jesus. So, naiwasan ko ngayon yung technique ng secular na parang gano'n, no? I-imagine yung name pa ni Jesus. Eh, ginagawa mong, ikaw nga, Sir Brother Alex, tawagin kita, Alex. Gusto mo ba yun? Eh, bakit pag kinanta natin yung si Jesus, yung name niya, parang namang wala na tayong respect doon sa Jesus. Got to shake hands with everybody if you want to see Jesus. Yung pa nga, mali pa nga yung doktrina eh. If you want to see Jesus, shake hands with everybody. Mali nga yun eh, no? So, ang ibig sabihin ko, itatama nyo ngayon na papasok siya sa Adventist philosophy. Basta pumasok yung lyrics, magandang pagkagawa ng lyrics, pasok sa doktrina, clear, maganda na. The rest, i-adjust nyo. Ang pag-performs ay i-balance nyo. Ang association, yun nga, pag-associated sa sacred, hindi na rin pwede pala, no? Pagka ganun, yan, pati to. Yung compatibility, yan itong delikado. Yung association, yung lyrics, at saka yung compatibility. Pag pumasok na yan, ay i-adjust mo na yung harmony, i-adjust mo yung rhythm, i-adjust mo yung accompaniment, i-adjust mo yung amplification, i-adjust mo yung vocal treatment. Huwag mong kantahin na parang nasa nightclub ka. Yeah? Kunyari, kinanta yung Sweet Jesus. Very ganon. E di ikaw, hindi mo gagamitin yung style na ganon. Yung performance mo, i-adjust mo sa Adventist. Yung visual presentation mo, i-adjust mo sa Adventist. Na ang damit mo appropriate, ang mga bodily movement mo ay hindi excessive. So, pinaka-importante talaga mauna yung theology ng lyrics, ang importante, tapos yung association, tunog secular ba yan? At yung compatibility ng words tsaka lyrics naman, yung music tsaka words. Kung baka mukhang tunog disco naman, no? So pag nakapasa na yan diyan, yung tatlo na yan, ay i-adjust mo na yung iba para maging Adventist. Parang katulad nga ng damit. Damit ng pambabae. Eh maganda. Maganda yung kulay. Parang pang-sabat. Kaya lang,
masyadong maiksi. So hahabaan mo ngayon. Eh masyadong mababa yung sa may cleavage. Eh di lalagyan mo ngayon ng tube. Ibig sabihin, reretokuhin mo para maging Adventist siya. Basta yung lyrics niya pumasok na sa theology na biblical theology at yung music niya ay compatible, hindi associated sa world, then go and then change the others. Yun ang mangyayari doon. Hindi kaya, Kuya Dan. Eto lang ah. Dahil ang gusto natin, babaguhin natin yung kung ano ang design niya for the sake lang, ma-accept natin. Hindi. Ang importante naman kasi dito sa music, yung message. Tama? Yung message di mo babaguhin. Tama yung message. Kaya nga lang, yung napahinga nating music, ang lakas naman ng piano. So pag tayo kumanta, hihina natin yung piano para lumakas yung message ay ma-amplify. Hindi yung ang lakas-lakas nung rhythm. So alisin mo ngayon yung pangpagulo para maging simple siya. Para hindi siya maging tunog world. Tama? So reretukuhin mo siya. Kasi basically, kaya lang naman hindi acceptable sa Adventist kasi nga, yun nga, yung nag-overpower, maingay masyado, nababawasan na yung message. Ang importante talaga, yung truth ng biblical truth, yung theology talaga, at saka yung theology, yung message, at saka yung compatibility ng music choice. The rest, you can adjust it. You can adjust it para maging Adventist ang philosophy ng pag-perform. Kasi lahat ng awit na nakinarinig natin dito sa Sanlibutan ay pwede na mating gawitin basta, di ba, in line sa Adventist philosophy. So kung hindi siya in line, di i-inline mo. For example, spaghetti. Yung spaghetti sa hindi Adventist, sa world na spaghetti, eh mga pork. Ngayon, i-align mo ngayon yun na maging Adventist spaghetti. Di, alisin mo yung pork, lalagyan mo ng tokwa para maging Adventist na spaghetti. Tama yon? Oh, kaya nga ngayon, gumagawa na rin sila ng veggie pork. May veggie pork na rin, hindi pinapakain ng pork. So may veggie pork na para yung mga hindi Adventist ay makakain pa rin sila ng isip nilang pork pero hindi naman na pork, no? Oo, I think mali pa rin yun kasi nasa isip ang kasalanan, wala naman sa kinain. Oh, eh siyempre anyway, sa kanila. Okay, oh yeah. Kaya Dan, meron po si Maria Ana Patalino bago ko basahin kay Kuya Chow. Sir, may tanong lang po ako. Kasi 'di ba yung unang-una nating pinanood, I mean yung ano natin yung kay Sir Colin. Ano pangalan? Si Pas, ano nga ba yun yung sa music? Yung gwapo na lalaki. Christian Berdal. Yun, si Christian Berdal. Sabi niya, ang point niya is, ang music, ang lyrics, hindi masyadong ano sa kanya, kundi yung music, yung sound. Kasi, may mga tunog na nag-invoke ng masamang spirito. Tapos, meron ding na music na nag-invoke ng banal na spirito. So, siguro, anuhin din natin yun, sir, di ba? Isa sa alang-alang natin, yung tunog nung awit, no? Yan lang po, sir. Nandito yun sa ito, compatibility of words and music. Number 4, dapat yung music, yung sinasabi ni Berdal doon, huwag nyo lang isipin, sabi nyo, pag maganda ang lyrics, pwede na. Eh yung music naman hindi, kahit na anong music, no, hindi natin sinasabi yon. Dapat compatible sila. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, yung music, may message din yon. Yun yung sinasabi ni Berdal, ni Christian Berdal. Kahit walang lyrics yan, patugtugin mo yan, may message siya. Kaya dapat, yung message ng music, tsaka message ng lyrics, compatible siya. Parehas. Kumbaga, Lord's Prayer, Our Father, which art in heaven. Pero pagka ang nilagyan mo siya ng music, dam-ba-dam-ba-dam-ba-dam, Our Father, who art in heaven, dam-ba-dam-ba-dam-ba-dam-ba-dam-ba-dam-ba-dam,
Iba yung message ng music sa message ng lyrics. So hindi sila compatible. Kaya kung ang kanta mo ay Our Father which art, so mellow din siya, prayerful din siya, yun ang ibig kong sabihin. So dito nakalagay sa general conference kasi ang ating basihan, mga kapatid, ay yung general conference guidelines, ano? Sinabi dito, avoiding a mixture of the sacred and the profane, ayan, no? Reveal a compatibility between the message conveyed by the words and the music, avoiding a mixture of the sacred and the profane. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipaghalo yung worldly music sa sacred lyrics. Yun po yun. Ito yun po. Okay. Brother, sabi ni Kuya Cham, during baptism, ang pastor nagsasabi na you have to accept God as your Savior and let God be in control of your life. Ibig sabihin ng song, it encourages us to God controls our life. That's mas madali to embrace the fruit of the Spirit kasama na yung love. Okay, yun ang meaning ng yun ang understanding ng ano. Gretchen. Okay. So, well, so ibig sabihin, ang sinasabi ni Cham, yung awit na yon ay corresponding to sound biblical theology, yung ba, Brother Cham? Yes, tanungin natin kayo, Adan. Kaya Cham, so yung awitin na yon ay nandun niya po ba sa biblical, may sound biblical doctrine po? Okay, habang inintay po natin ang reply, ganito lang po ha. Itong document ni Sir Dan, ipapadala po yan dito sa si, yes, yes. Mas maganda po, kayo, pili kayo ng song, limang song, gawan nyo po ng ganitong evaluation. Mm-hmm. Tapos, isubmit nyo po, email nyo sa amin, or i-PM nyo yung nitong evaluation form, song and music evaluation. Ngayon, by next time, ayano namin yan, i-release down namin, ito yung mga kanta, ito yung base kay sino nag-evaluate, pumasa, ito, dahil, pag hindi pumasa, kasi, ganito yung sagot, ito yung ano niya. Okay, so mga kapatid, ang ginawa po natin ngayong gabi ay nag-practice tayong mag-isip, mag-evaluate, ano po. So, kung siyempre, maiksi lang naman ang ating pag-uusap at discussion natin, ano. So, meron nagsasabi na okay yan, sinasabi ni Brother Cham, biblically sound daw yon, ano. Need to accept God in our lives. Okay, tama yung message na yun, ano. Okay, so kaya tingnan niyo the rest naman, parang siyempre iba-iba tayo ng pag-iisip as of this time, ano. So prayerfully we come to God and ask him again to give us understanding, ano, at mga maghanap din tayo ng mga pastor, ipa-interpret natin sa mga pastor, sa tanong niyo sa mga church pastor ninyo. Kung ano ang pagka-understand nila ng biblical theology nung awit na yan. At maganda, mag-share tayo ng mga ideas later. O siguro next time, i-comment natin dun sa video nito, no? Kung ano yung mga... ano. The most important thing, mga kapatid, ang ginawa natin today, tonight, is to go through na pinag-aralan natin yung principle ng general conference. At
ginamit natin siya to look into the songs na pwede nating magamit o hindi natin pwede magamit. Kasi nga, di ba, sabi ng General Conference, not all sacred music is acceptable to the Adventist member. Yeah, sinabi sa atin yun, ano, dun sa guidelines. Very clear yun. Kaya natin siya ini-evaluate para makatulong. Ngayon, ang pag-evaluate na ito ay maging practice natin para every time meron tayong material, ay talagang ano, pag-aaralan natin yun. No? At kung kailangan, humiling tayo ng mga tulong sa mga pastors, lalo na theology yan, ay magtanong pa rin tayo. And then, hindi tayo nagko-continue na, for example, ngayon, may pag-iisip na ganito, may pag-iisip na ganito, dapat continuous pa ang ating pag-evaluate. Maganda yon, ma-practice natin yung ating process na nag-i-evaluate tayo. Kasi sabi sa Ephesians 5:10, proving what is acceptable unto the Lord. Lagi mo ipoprove. Titingnan natin, okay ba? Okay ba to o hindi okay? Maaring ngayon, okay sa'yo. Tapos bukas, hindi pala. Tapos the following year, hindi na naman kasi may dumating na naman na natutunan mo na naman. And that is good, no? Habang tumatagal, nag-aaral tayo. Okay, parang masarap, no, na pag-usapan ito, no? Thank you very much. Brother Alex, anong oras ba tayo matutulog? Ito na po, tapos na po tayo. Tapos na. Na po. Yan. Kalam po ah. Wait. Pwede po daw humingi na... okay, basa muna tayo. Before we end, basahin ko lang po itong nasa chat. Ganda po tayo mga kapatid. Maraming pong salamat. Ipapadala po namin ang awitin, yung manual, evaluation manual. Pwede po bang humingi ng Tagalog version ng SDA song evaluation? Yan, tatagalog po ni Kuya Dan. Okay. Okay. Hindi po, tatagalog natin. By the way, yun pong guidelines ng music ay tinatagalog na po namin. Nag-ano ako sa mga Filipino professors. Ay tinatagalog mo, malapit nang matapos, so magagamit niyo yung Tagalog at tatagalogin din natin itong ano, version natin. Sige po. Okay, thank you. So, I think, Kuya Dan, na-address natin yung objective natin ngayon na basically, meron tayong kahit papano idea kung paano i-evaluate ang isang song. Yes, yes. Napakahalaga. So, malaking part po ngayon ng bawat isa na palalimin pa yung ano nyo, yung pagsasaliksik. Gaya rin ng Biblia, di ba? Hindi purukit sinabi po ng may nagsalita lang po sa pulpit, oo na lang tayo ng oo, tanggap na lang tayo ng tanggap. Kailangan po pala whether ito'y kinanta sa harapan or merong nagsalita sa divine or sa anumang oras, Sabbath school, divine, or AY, hindi lang dapat tayo oo ng oo. Kailangan po talaga pinag-aaralan. Pag pinag-aaralan, nasusunod, huwag mo nang ipag-usapan sa church, i-share mo sa church yung natutunan mo. Hindi naman ibig sabihin tatanggapin yun. Yung iyong ano, tawag doon, yung iyong natutunan. Ang mahalaga lang, no, natin sanayin na sarili natin na oo lang ng oo. Hindi pwede palang ganun, Kuya Dad. Oo, sabi daw, ano daw eh, hindi makapasok sa langit ang hindi nag-isip. Tama ba yun? Wala. Yan. Okay po. Thank you very much, Kuya Dan, sa oras na ito. Thank you very much din po sa lahat ng
nakinig. Go back to the Bible, pray, more prayers, more understanding, at itanong nyo rin po sa iba. Hawak-hawak nyo yung evaluation form. I-share nyo sa iba yung inyong naunawaan. Okay po? Okay, Dan, any last words? Oh, wala na. Okay na. Para makatulog na tayo. Oh. 9:25. Thank you very much, kapatid. God bless. Let us bow our heads for prayer. Tayo manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, muli po namin pinupuri kayo at sinasamba sa oras po ito. Salamat sa inyong gabay, katalino at karunungan na pinagkakalab niyo sa amin. Kami po ay marami pong kakulangan, marami pong kahinaan, marami pong hindi pa alam sa lahat ng bagay. Aminiling nawa ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa amin ng katalinong karunungan upang kami ay maging matatag at maging handa sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Nawa maawit namin ang mga awiting papuri sa inyo na ayon sa inyong banal na kalooban at ayon sa inyong salita mula sa Biblia. Hindi nawa kami maging mapanghusga, bagkos Panginoon, tulungan niyo kami na maging malawak ang aming pangunawa at maging liwanag po kami, magliwanag sa aming buhay ang kalwatan ng Panginoon sa Kristo at makita ang pag-uugali niya sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos, sa pagkukulang pagkakasala, liman o hayag, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, picture taking! Gateway. Gallery. Yun. Okay. Labas po kayo mga kapatid. Salamat po. Kung mayroon kayong comment, tanong, ipikiano nyo po dun sa GC. Yan. Hello po sa inyong lahat. Yan. 1, 2, 3. Saan ba ako harap? Dito ba? Yeah. Ready. Palabas po kayo mga kapatid. 5, 4, 3. Sige. Hindi pa lumalabas po yung iba. Yan. Mayroon pang umahabol. Papasok po daw. Yan. The next page. Yan, dalawang page po ito dahil nasa 40 plus tayo. Isa pa po. Yan. Papadala to sa GC. GC po natin na hindi general conference. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. See you soon. Next Saturday po, continuation, pero pwede pa rin po kayo umatin. Same lecturer but different attendees. Galing po sa ibang mga bansa. Bansang Pilipinas. Bansang Manila Central. Indonesia, Malaysia. Indonesia, Malaysia. Salamat po sa sulit sa Paradahan Church. Nandyan po yata kami last week. Lorena Mangune, Grace Colendres, Imelda Matias, Michelle Estomago, Rodeline Sipalay, Maria Ana Patalingbu, Moises Fajardo, Sharon De Los Reyes, Nori Malapitan, Jean Apelario, Narge Gaspan, Bertel Oblimar, Julian Apelario, Mary Joy Ramientas, sino pa? Lolita Oxino, Roma Bellege, hi Mabel Lege, Yubi Francisco, Sandy Luis, Mary Jeremy Angeles, Lalita, Sarah Prudent. Ano kaya nito ni Prudente yung taga Lukban? Salamat din po Sister Grace, Jerisa Anipan, Alodja Igloso. Ano-ano kaya nito si Pat Igloso. Sino pa po? Ang dami mong kilala.
Hindi po, siguro sa edad ko na rin. Salamat po ng marami. Salamat Si po Kuya. sa lahat. Okay. In 10, 9, sino ang prudente? Nasa Japan eh. Hindi ko maalala. Nakagalok ba? Anyways, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good night, everyone. Good night. Bye-bye.